Hello guys, welcome again to Lucibel's channel. For today, gagawa naman tayo ng dessert, leche flan with a twist. Ayun. Ang ating ingredients ay ito, 10 eggs, Carabao's milk, condensed milk, and syempre, kailangan natin ng sugar para dun sa toppings natin later para sa caramelized charot. Ayun. Okay, umpisahan na natin ang procedure kung paano natin gagawin. Next step, guys, ayan. Babasagin natin yung egg. Kasama, guys, yung white. Pero be sure na hindi siya mababasa. Next step, guys. Dudurugin natin siya ng dahan-dahan. Hindi natin siya babatihin, guys. Ha? Hindi babatihin. Kailangan na haluin natin siya hanggang mag-combine yung egg white sa egg yolk. Ayun, nag-isip pa ako dun, guys. Nakalimutan ko yung English. Dahan-dahan, guys. Medyo matagal talaga. Pero tiyaga-tiyaga lang. Ayan, guys. Mukhang okay naman na siya. So, next step natin. Salain natin, guys. Oh, may langgam. May extra pa si langgam. Para sure tayo na yung mga sobrang lapot na puti, guys, ay maaalis natin, mai-strain natin. Pagod na ako sa kahahalo. Ito, guys, ano, minana ko sa... Actually, hindi minana. Nakita ko to ginagawa nung tiyahin ko nung araw, nung bata pa ako. So, hindi ko alam yung exact na procedure, pero lahat naman, guys, napag-aaralan, diba? At talagang napakasarap, guys, nung kanyang leche flan using Carabao's milk. Yun lang, wala tayong dayap. Pero yung iba kasi... Diba, ayaw naman yung dayak, diba? Ayan. Okay, next step. Babalik natin siya dito, guys, ha? Kasi, ano, hindi siya kasha dun sa bowl na mamaya maghahalo pa tayo ng ibang ingredients. Dito natin sila paghahalo-haluin yung mga remaining ingredients natin. Next step, yung aking condensed milk. Actually, kahit ano yung unahin nyo, pwede naman. One can condensed milk. At syempre, yung ating gatas ng kalabaw. Actually, yung isang bote lang to, sinukat ko siya. So, bali 300 ml siya, yung isang maliit. 1½ cup, ayun. Titikman natin kung pwede nang yun lang ilagay natin sa 10 eggs. Ayun. Stir natin siya, guys. Ayan. Haluin na natin. Make it slowly. Make it gently. Ayan. This time, guys, mag-a-add ako ng sugar kasi tinikman ko hindi natatabangan ako. So,
lagyan natin ng 3 teaspoon, 3 tablespoon of sugar. Yung iba guys, naglalagay pa ng ano, magnolia, nestle cream, ayun, para mas malinam na. After nito, itatry ko din. Hindi ko lang alam kung meron dito sa kitchen, kung meron pa kaming stock. Luin natin maigi. This time guys, magka-caramelize na tayo ng sugar. Lagyan natin ng 3 teaspoon. 3 tablespoon pala, sorry guys. Tapos lagyan natin konting water at hinaan natin yung apoy. Hanggang mag-melt siya. Caramelize, ayun. Galag natin para even yung kanyang pag-caramelize. Kakabulol naman. Ayan guys, lusaw na yung sugar. Pwede na natin patayin yung apoy kasi baka magtutong pa. And okay lang na medyo may konting sabaw. Ayan guys, dumamig na yung ating caramel. Hindi ko siya masyado pinapula. At hinalo-halo ko muna itong ating leche flan. Ano nga katawag? Mixture, charot. Ayan. Bago natin siya ilagay, dahan-dahan lang natin siyang ipupour dito. Sasalain ko uli guys kasi ano, alam nyo na, ay yung iba diba, yung nung araw ang ginagamit is cotton cloth, ayun, ayoko nang maghanap ng cotton, kaya wait lang guys ha, meron pa pala hindi nalusaw na sugar. Mukhang maliit yung aking lalagyan na. Salinas natin siya dito. For our next step guys, lalagyan natin siya ng foil. Ayan. Para hindi mapasukan dahil hindi oven guys yung gagamitin natin. Steamer. Steamer lang guys dahil yung aking steamer ay wala na. At yung oven, tulog pa yung anak ko. Hindi ako marunong gumamit ng oven kasi siya yung more on pastries. Ayan. Ayusin ko lang guys at ilalagay na natin. So guys, improvise tayo ha ng steamer. Isang malaking kasorola ang ating gagamitin at ilalagay ko na ang ating leche flan. Ayusin lang natin to. Ayan na guys. Okay. Salang na natin siya. Takpan natin. Ayan guys. Kumukulo na siya in 30 to 45 minutes. Pwede na natin siyang hanguin. From time to time, i-check po natin ito. Tutusok lang po natin doon sa kanya kung luto na or malabsa pa. Ayun. Try po natin. Konti pa. Eto na guys, napalamig na natin siya at nairap na natin. So ilalagay na natin siya sa atin. Isiserve na natin guys. At ipapakita ko sa inyo kung alin ba ang mas masarap. Yung gatas ng kalabaw or yung may ebap.
baliktarin na natin siya. Now, guys. Ooh. Tamang-tama. Check natin. Kukuha tayo. Oops. Kasama'y puti nito, guys, ha? Ayan. Pero syempre, papakita ko sa inyo kung ano yung masarap. Wait lang. Eto na, guys. Titikman na natin yung ating leche flan. Kunod-junod. Masarap naman siya, guys. Pero syempre, hinalo natin yung white, di ba? Pero masarap naman eh. Siguro mas masarap talaga kung abap. Pero minsan itatry natin na walay puti. Bye-bye, guys. Kakain pa ako. Bye. Thank you for watching.